guys! Welcome po muli sa aking YouTube channel. So ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano mag-start ng sarili ninyong negosyo. Oh my God! So ayun po, magbibigay ako ng idea or tips po para makatulong po sa inyo sa pag-start ninyo. Kung gusto niyo pong mag-negosyo, makatulong sa inyo and mag-stay po kayo sa aking YouTube channel hanggang sa matapos nito. And sigurado ko po sa inyo na marami pong matututunan. Mas madalas dyan, ang dami nating dahilan, di ba? Na hindi mo kaya, wala akong pera, hindi ko alam kung paano akong mag-start, ano ba yung i-business ko, di ba? Yung mga ganun. O di ba? Ang dami nating dahilan, ang dami nating sinasabi. Tandaan mo to, kung gusto mong gawin, maraming paraan. Kung ayaw mong gawin, maraming dahilan. Hindi lahat na nagtatagumpay sa business, guys, hindi yung dahil nakapagtapos siya ng college, maganda yung kanyang natapos, di ba? Ang technique dito, guys, yung basta masipag ka lang, may tiyaga ka, may abilidad ka, na gustong-gusto nila yung ginagawa nila, di ba? So, bakit nga ba tayo nagtatrabaho, di ba? Bakit nga ba natin gustong mag-business, di ba? Ano yung purpose mo kung bakit ka nag-business? Dapat mong gawin dyan is number one, yung passion mo, yung gusto mong gawin, yung gustong gusto mo talaga. Hindi pwede kasi yung mag-start ka ng business dahil lang patok yun, mabenta yun, ito yung patok ngayong taon. Dapat guys, yung gusto mo talaga na gawin, yung nag-i-enjoy ka sa gagawin mo sa yun nga, yung passion mo, kung ito yung gusto mong gawin, go ka. Hindi pwede yung sinabi lang ng kaibigan mo, ng family mo, na, uy, mag-business ka, ganito, ganyan. Kasi, hindi naman pwede yung mag-business ka dahil sinabi lang, dahil patok yun, or dahil, alam mo yun, dahil para kumita ka ng pera. So, kailangan din kasi dito, guys, yung gusto mo talagang gawin. So, kung empleyado ka, at naisip mong mag-business, kahit small time lang yan, guys, go ka. Malaking bagay yan. Hindi lahat permanente. Hindi lahat na mag-stay yung company mo. Hindi mo alam kung kailan yan magsasara o kung hanggang kailan ka na nagtatrabaho. Syempre, hindi naman hanggang-hangga nagtatrabaho ka, di ba? Na empleyado ka. So, kung meron ka rin chance na mag-business, go ka. Malaking bagay yan, guys. Kasi extra income yan. So, bakit ko to sinasabi, no? Based sa aking experience, guys, simula nung nagtatrabaho ako way back, 2012, I think, nagtrabaho na din ako sa City Hall. Nagtrabaho ako doon. And then, lumipat ako sa isang company. One year and a half lang din siguro ako. And then, doon, napag-isipan ko na magbukas ako ng business ko, kahit small lang, kahit na maliit na business lang siya, guys, pero laking tulong niya. So yun, naisip ko yun, nabuksan yung business na yun, nagkaroon ako ng business na computer shop, ayan siya. So nagkaroon ako ng maraming computer. So, okay naman yung income niya. Malaking bagay siya, guys. Promise. Sobrang, ang dami ko din na itulong nun sa bahay namin, sa expenses, sa lahat. Nakapag-ipon din. Oh my God! Wow! Gano pa ba? Yun. So, 2015, lumipat ako ng company. So, ngayon, dun ako nagtatrabaho ngayon. So, 2017 or 18, isinara ko na yung computer shop ko. Nag-decide ako na isara yung shop na yun. Kasi, yung isang shop namin sa may kanto ng barangay namin, dati naming pinapaupa yon, guys. So, nakapag-isip ako na hindi ko na lang siya ipapaupa. So, ako na lang yung nag-ayos doon. So, nagkaroon ako ng business din doon. Ayan siya. So, ayan. Yan din yung bago kong business.
So, ayan. Yan din yung bago kong business ngayon. So, kaya baka nagtataka kayo. Salita ko ng salita. Wala naman akong experience. So, yan guys. So, sana malaking tulong din sa inyo. And maging inspirasyon ako sa inyo. Kaya ko ito sinasabi. Gusto ko rin po makatulong sa inyo. Na kung nagdadalawang isip kayo na mag-business, wag na, basta, sabi ko nga, basta gusto mo yung ginagawa mo. At lagi mong tandaan, guys, ha, kung ano yung gusto mo, ipag-pray mo muna. So, isama mo si Lord. Ipag-pray mo. Kasi ako, lahat ng ginagawa ko talaga, pinagpe-pray ko yan. Kaya, binibless din ni Lord. So, ayun, thank God, kasi tuloy-tuloy naman yung business. Ayun, so, pag-usapan na natin siya. So, eto, number one. Yung number one, guys, yung passion mo, yung gusto mong gawin. Hindi kasi pwede guys yung magbe-business ka, hindi mo alam kung ano yung pinapasukan mo, kung ano yung gusto mo, ano ba yung ibebenta mo, ano ba yung gusto mong gawin, diba? Kaya kung papasok ka sa isang business, sa entrepreneur, so kailangan yun, number one is business. Yung number one is yung passion mo, alam mo yung gusto mo. So, number two, syempre guys, kailangan meron kang puhunan, di ba? So, ako kasi guys, nung nag-start ako, dahil nakapag-ipon naman din ako, kasi malaking bagay din na meron tayong trabaho. So, kasi nakakapag-ipon ka doon. So, dahil nga may ipon ako guys, dun ko kinuha yung pangsimula ko ng business. So, yun. So, number three, yon yung kailangan mo naman kung tulad ko, no, may business din ako sa kung computer shop or yung aking business na tube ice, kailangan meron kang sariling pwesto. Kasi para sa akin guys, ha, kung magbi-business ka tapos mang-uupa ka, alam mo yun, kasi ang upa ngayon napakamahal na din, no? Mang-uupa ka, ibabayad mo lang yung kinikita mo. So much better na meron ka talagang sarili na pwesto, or kung hindi talaga kaya, yun, kailangan mong mang-upa. So, kailangan mo talagang mang-upa para makapag-start ka ng business mo. Kailangan talaga kapag nag-business ka, meron kang pwesto. Mahirap kasi guys kung mag-business ka, wala kang pwesto. Yung meron ka na nga ititinda, pero wala kang lugar. Diba? Parang sa ex mo, wala ka ng lugar sa puso niya. Char! Number 4. So, time. Yung iba kasi guys, akala nila kapag meron ng may sarili ng business, akala ng iba, hawak na nila yung time nila. I mean, oo, totoo naman yun. Hawak mo na yung time mo. Pero, tingin ko, parang yung oras mo, guguhulin mo talaga yung oras mo dun sa business mo. Alam mo yun? Kailangan kasi yung time mo, lahat ng oras mo, andoon na. Hindi pwede yung... Ang hirap kasi guys kapag yung hati yung oras mo. Dapat kasi nakamonitor ka din sa sarili mong business. So, yung number 5 naman guys. How to manage money. So, yung paghawak ng pera guys, kailangan marunong ka rin humawak ng pera para mapaikot mo yung kinikita mo everyday. So number 6, yung tubo guys, yung patong ba, kung ano man yung binibusiness mo. Ako kasi guys, no, hindi ako malaki yung itinutubo ko. Ang akin kasi is sa mind ko yung okay lang na maliit lang yung kinikita ko. I mean, yung tubo niya. Ang importante, maraming bumibili. Parang Chinese lang yan, guys. Ganyan yung technique ng mga Chinese. Okay lang na konti lang yung tinutubo nila, pero maraming bumibili. Diba? Oo nga, malaki nga yung tinutubo mo, pero ilan lang yung bumibili sa'yo. Diba? So, number 7. Yung number 7 naman, ito yung sales talk. So, kailangan, kung ano yung binibusiness mo, or minamarket mo, kailangan magaling kang mag-sales talk. Marunong kang makisama, marunong kang makipag-usap sa mga client mo, sa mga customer mo. Kailangan din kasi yun. Oh my God! So number 8,
yung goal mo. So, yun. Bakit ka nga ba nagbi-business, diba? So, mag-set ka din ng goal mo kung bakit nag-business ka. Diba, may mga kanya-kanya kasi tayong mga goal, diba, na ay, gusto kong mag-business kasi gusto kong yumaman, gusto kong makaipon, gusto kong makabili nito, ganito, or yung iba naman para pandagdag sa mga tuition fee ng mga anak nila or sa future ng family nila or ng mga anak nila. Yun. So, mag-set ka ng goal mo para alam mo kung bakit ka nagbi-business. Siyempre, yung pag-iipon mo, dahil nga nagbi-business ka, kailangan nag-iipon ka rin, guys. So, yung number 9 naman, guys, yung plan mo na mag-business ka nga. So, ipag-pray mo yan kung gusto mo talagang mag-business, gusto mo pumasok sa pagninegosyo, guys, ipag-pray mo yan kay Lord. Ibigay mo sa Kanya yan kasi I believe na kapag pinagkatiwala mo kay Lord yung naisin ng puso mo, yung gusto mong gawin, I believe na ibibless yan ni Lord. At para magtagumpay ka. So last, don't be afraid. Okay guys, huwag kang matakot pumasok sa isang bagay o sa pagninegosyo man yan. Kung gusto mong talagang magtayo ng sarili mong business, huwag kang matakot na subukan. Lagi mong tandaan na sabi nga nila, di ba, ang pagbi-business daw ay parang sugal yan, di ba? Kung talo, panalo, ganun talaga, di ba? Ganun talaga ang buhay. May panalo, may talo, pero syempre, kailangan sa buhay, kailangan nating manalo. So, ang ibig ko sabihin doon, guys, kailangan nating magsikap, magtiyaga, yung determinasyon, kailangan talaga natin yun para magtagumpay tayo sa buhay. At para magtagumpay ka sa yung business, kailangan mong pagsikapan. At lagi mong tandaan, guys, lagi mong isama si Lord para yung takot na meron ka, para makapag-umpisa ka, maalis yan, para makapag-start ka sa sarili mong business. Go, go, go lang, guys. Kasi ang sarap na may sarili kang business. Alam mo yon na nakikita mo yung mga pinaghihirapan mo. So, ayun. So, ayun, lagi niyo tandaan na hindi lang dahil nakapagtapos sila or marami silang alam, guys. Hindi lang sila yung mga nagtatagumpay. Kundi yung mga nagtatagumpay ay yung maraming tiyaga, sipag, at tiwala kay Lord. So, God bless you guys. Sana ay nakatulong po ako sa inyo at maging inspirasyon po ako. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. God bless you guys. Thank you.